Kamusta mga kapitan? Ngayon ay pag-usapan natin ang lindol sa Antioch. Nangyari ito sa huling bahagi ng Mayo 526 AD sa Antakya, Turkey. Ang death toll ay bagaman ang populasyon ay bumaba mula sa pagsilang ng lugar na ito. Inatayang ang buong populasyon ng lungsod ay may humigit kumulang sa 250,000 ang namatay sa lindol. Ang sinaunang lungsod ng Antioch ay isang mahalagang sentro ng maagang Kristyanismo. Ito ay nasa ibaba ng ilog Orontes, mga 20 kilometro o 13 milya papasok sa baybayin ng Mediterranean na ngayon ay tinatawag na modernong Turkey. Itinatag ito noong huling bahagi ng 4th century before Christ sa Syria ni Seleucus na isa sa general ni Alexander the Great. Ang Antioch ay umunlad at naging kabisera sa ilalim ng kanyang kapangyarihan at mabilis na lumago. Sa kanyang kasikatan sa panahon ng Early Roman Empire, ang lungsod ay may tinatayang populasyon na 50,000,000, pero tanging ang Alexandria at ang Roma mismo ang mas prestihiyoso at mas kilala ng buong mundo. Ang Antioch ay ang unang destinasyon sa unang paglalakbay ni San Pablo, kasunod ng kanyang pag-convert sa mga taga-Damascus at sinabi sa atin sa Bagong Tipan na ang mga Gentil o mga hindi-Hudyo ay nagpa-convert sa bagong relihiyon na unang tumawag sa kanilang sarili na mga Kristiyano. Ang Antioch ay isa sa mga importanteng lungsod ngunit nagkaroon ng kagimbal-gimbal na trahedya dahil sa nakausbong ito sa pinaka-unstable na parte ng mundo. Ayon sa mga geological terms, ang silangang Mediterranean ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang mga 4 Great Tectonic Plates. Ang Antioch ay nakahiga mismo sa Anatolian Plate at may kasaysayan ng paulit-ulit na mga lindol na sumisira sa mga gusali ng metropolis kasama ang isa noong 115 AD, habang ang emperador na si Trajan ay nanatili sa lungsod bago ang kanyang kampanyang Parthian na siyang kumitil sa kanya. Gayunpaman, ang pinakamalakas na pagyanig ay noong huling bahagi ng Mayo 526 AD na tuluyang nagwasak ng lungsod kasama na ang dakilang simbahan na itinayo. 200 taon na ang tanda at itinayo ito ni Emperor Constantius II, ang anak ni Constantine the Great. Ilang kontemporaryong magusali at bahay ang nakaligtas sa kalamidad. Ngunit ang anumang mga gusaling na iwan na nakatayo matapos ang paunang pagyanig ay malamang na gumuhuna sa serye ng mga aftershocks. Isang malaking sunog naman ang nangyari matapos ang malakas na lindol na tumupok sa mga natitirang mga gusali sa lungsod ng Antioch. Dapat mong alamin na ang kinalalagyan ng Antioch ay naging isang susi na estratehiya ng mga taga East Roman Empire laban sa banta ng Persia mula sa silangan nang pumalit si Justinian sa trono ng Byzantine. 1 taon pagkatapos ng lindol ay ginugol niya ang oras na ito upang muling maipatayo ang lungsod. Maraming salamat sa panonood ng aking video at huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you so much mga kapitan. Kung nagustuhan nyo ang video nito, subscribe na sa Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for more updates.